Humigit kumulang 44,000 estudyante sa kolehiyo ang huminto sa pag-aaral noong taong 2020 sa gitna ng pandemya. Karamihan sa mga maaaring hindi nakapag-enroll ay nagsabi na ito ay dahil sa krisis sa ekonomiya, dahil karamihan sa mga magulang ay nawalan ng trabaho. Sa taong ito, walang dahilan para maiwan ka, dahil meron kang mga alternatibong i-explore para sa pagpupondo ng iyong pag-aaral sa kolehiyo. Ngayon, higit kailanman, ang mga pautang sa mag-aaral sa Pilipinas ay makakatulong sa mga pamilyang may problema sa pananalapi. Ang mga undergraduate na mag-aaral na maaaring tinanggihan ng mga scholar at mga gawad ay maaaring humingi ng kanlungan mula sa student loan upang pambayad para sa matrikula, mga gadget, kagamitan sa paaralan at iba pang mga gastos sa homeschooling tulad ng connection sa internet. Mag-aaral ka man o magulang, ngayon na ang panahon para samantalahin ang education loan sa Pilipinas na makakatulong sa mga gustong ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo sa kabila ng mga hamon sa pananalapi ng pandemya. At narito ang listahan ng pinakamahusay na student loans sa Pilipinas para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng tulong pinansyal. Una sa listahan ay ang CHED Student Loan Program. Ang Student Loan Program ng Commission for Higher Education ay kilala bilang Tertiary Education Subsidy sa ilalim ng Unified Financial Assistance System for Tertiary Education Act o UNIFAST. Ang programang ito ay kilala rin bilang Republic Act 10687 na nagbibigay ng mga programa sa tulong pinansyal para sa tersyaryong edukasyon. Sino ang kwalipikado para sa CHED Student Loan? Una, Technical Vocational Education and Training. Pangalawa, enrolled or will be enrolling in college or postgraduate degrees. Pangatlo, Filipino citizens. Pang-apat, non-recipients of other government assistance programs unless the initial assistance does not cover any or all the following: tuition fees, miscellaneous and other school fees, educational expenses, or cost of living allowance. At ang panghuli, top 10 graduates of all public high schools. Sumunod ay ang SSS Educational Assistance Loan Program. Ang kwalipikadong mag-apply dito ay ang mga SSS members below 60 years old with a monthly income of 25,000 pesos or below and at least 36 posted SSS contributions. Nag-o-offer ang SSS Educational Assistance Loan Program ng maximum of 20,000 per semester para sa 4 to 5 year degree courses at maximum of 10,000 per semester naman para sa 2-year technical vocational courses. May 6% interest rate per year ito at pwedeng bayagan hanggang 5 years for degree courses at hanggang 3 years naman for technical vocational courses. Nag-o-offer naman ng Education Loan and Computer Loan Programs ang GSIS. At ang pwedeng mag-apply dito ay ang mga active GSIS members with permanent status and at least 15 years in government service. Aabot ng 100,000 pesos per school year ang kayang i-loan ng isang aplikante para sa education loan at up to 30,000 pesos naman ang pwedeng i-loan para sa computer loan. Ito ay nagbibigay ng 8% na interest rate per year at pwedeng bayagan hanggang 10 years with a grace period of 5 years ang education loan at 3 years naman sa computer loan. Nagpapaloan rin ang Pag-ibig Multipurpose Loan at ang pwedeng mag-apply dito ay ang active Pag-ibig members with at least 24 paid contributions and sufficient proof of income. Aabot ng 80% of the members' Pag-ibig regular savings ang pwedeng utangin ng isang aplikante. May interest rate ito na 10.5% per year at pwedeng bayagan hanggang 24 months with a grace period of 2 months. Kasali sa listahan ang Land Bank iStudy Program. Ang pwedeng maka-apply dito ay those Filipino parents and guardians with established repayment capacity and credit history. Ang isang aplikante ay pwedeng umutang na hanggang 300,000 pesos na may interest rate na 5% per year. Pwede itong bayagan ng 1 year para sa short-term loan and up to 3 years including a 1-year grace period on the principal para sa long-term loan. Ang City Personal Loan ay isa rin sa mga nagpapautang para sa estudyanteng gustong makapagtapos ng pag-aaral.
ang isang aplikante ay kailangan na Filipino and foreign residents in the Philippines age 21 to 65 with a taxpayer identification number, credit card, and minimum gross annual income na 250,000 pesos para maka-avail ng loan na ito. Aabot ng 100,000 pesos to 2 million pesos ang pwedeng utangin dito at may interest rate na 26.9% per year at pwedeng bayagan ito ng 1 year to 5 years. Ang BPI SIP loan for school ay isa rin sa nag-o-offer ng student loan. Ang kwalipikadong mag-apply dito ay yung mga magulang na may BPI credit cards na may mga anak na naka-enroll sa BPI partner schools. Up to your available BPI credit card limit ang pwede mong hiramin dito. Nagbibigay ang BPI ng 16.22% to 21.11% interest rate per year na pwedeng bayagan ng 3 to 24 months. Pwede ka rin maka-avail ng student loan sa bukas tuition installment plan. Ang makaka-apply sa programang ito ay Filipino undergraduate and graduate, masters, doctorate, law and medicine students age 18 and above, enrolled in bukas partner schools and with a guardian or guarantor at least 21 years old. Parents may also apply on behalf of qualified students. Nasa 100% of your tuition, laboratory fees, miscellaneous fees, and other enrollment fees ang pwedeng utangin dito. May interest rate itong 1.5% per month at dapat bayagan sa loob ng 12 months. At ang panghuli ay ang invested student loan. Filipino students na may edad 18 years old and above na naka-enroll sa university in the Philippines and in their last 2 years sa college ang pwedeng maka-apply dito. Aabot ng 10,000 pesos to 100,000 pesos ang pwedeng hiramin sa programang ito. May interest rate itong 27% to 35% per year o 2.3% to 2.9% per month. Ito ay nagbibigay ng customized loan repayment plan based on the student's need and financial situation.